And we're back sa panibagong video na naman mga idol. So dahil may laro ulit ang Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup Asia Qualifiers, ay rule analysis naman tayo about sa FIBA goaltending na bihirang mangyari kaya lito ang mga refs kapag game decision na. And kung natatandaan ninyo, ay naging controversy ito noon involving Rafi Rivas ng Sanmig Coffee at Enrico Villanueva ng Baraco Bull taong 2012. Na kung panonoorin natin, ay madali lang unawain bilang mga fans. Pero gumulo sa isipan ng lahat noon sa PBA. Pero bago natin balikan iyang sinasabi kong laro, ay pasubscribe and thumbs up muna mga idol. So refresher muna tayo kung ano ang version ng FIBA about sa goaltending. At ginugol ko siya sa kanilang official website. So puntahan natin at tignan ang rulebook ng FIBA sa violation section, Article 31, ang goaltending and interference. Pero disclaimer lang, hindi ako coach or basketball expert at ito ay based lang sa pagkakaintindi ko ayon sa aking nabasa at napapanood. Okay, ayon sa rulebook, ang goaltending ay nangyayari during a shot for a field goal when a player touches the ball while it is completely above the level of the ring and it is on its downward flight to the basket or after it has touched the backboard. So i-simplify natin yan mga idol kung ano ba ang mga factors to consider para matawagan ng goaltending ang isang play. Syempre una na dyan, dapat ang player ay may intention to shoot the ball o umiscore. Pangalawa, kung ang bola ay pababa na o yung tinatawag nilang downward flight. Pangatlo, kapag ang bola ay tumama na sa board. And huli, pang-apat, kung ito ay may chance na pumasok sa ring. So kapag sa oras sa tinapik o hinawakan ng bola, board on net, very wrong yan. At tiyak natatawagan ito ng violation for goaltending. Kagaya nito, balikan natin itong play ni Paul Lee kontra JB. Iso si Paul dito then pick si Ian. Makikita sa layup ni Paul na tumama muna ang bola sa board bago binlock ni JB. So dito pa lang dalawang factors na ang nakita natin to consider para matawag na violation ito. So tignan ulit natin ang replay sa anggulong ito. Tumama muna siya sa board then block ni JB. Dapat goaltending ito pero hindi ito itinawag ng ref. Another sample ulit ng violation mga idol. Dito ay makikita na na-foul ni JDV ang SMB import pero may continuity ang tira ng import dito. Tapos kinaldag ni Japet ang board pero ang hatol ng ref dito is 2 free throws lamang at hindi goaltending o basket interference. Now kung titignan ulit natin ang sinasabi sa rulebook ng FIBA, ito ay malinaw na violation dahil nga nagalaw ang board. Kaso nagkaroon ng conflict sa decision ng ref dahil paniniwala niya na walang chance na pumasok ang bola. So dito pa lang nakakalito na, 'di ba? Pero sa akin dapat ito ay automatic na basket interference. Another scenario naman mga idol. Dito ay palayup na si LA nang biglang binlock ito ni Gabe, which is para sa akin ay legal block at makikita na tumawag ng review si ref. I-replay natin kung bakit naging legal block ito. Sa anggulong ito ay hindi tumama sa board ang bola at pataas pa lang ito nang ma-block ni Norwood. O isa pang replay mga idol. Kita na ang bola ay upward flight pa lang saka na-block ni Gabe. Kaya naman sa huli ay not counted ang naging desisyon ng ref dito. O ito may kakaiba naman na senaryo na nangyari noong 2014 FIBA World sa pagitan ng Lithuania at Turkey. Makikita na sinubukang itap ni number 11 ang bola palabas ng ring pero ito ay illegal. Bakit ko nasabi? Tignan nyo maigi mga idol na ang bola ay papasok na at dahil sa rules na hindi pwede galawin ang live ball lalo na kapag malaki ang chance sa pumasok at kahit na sabihin natin na tumama na ito sa ring ay call for offensive goaltending pa rin ito. Isa pang senaryo sa USNCA naman. Sa play na ito, itinawag ng ref ito as counted pero kung titignan natin maigi, sa una ay mukhang good ito. Pero ito ay clear violation kung tutuusin. I-clear ko lang mga idol na magkaiba ang rules ng goaltending sa FIBA versus sa NBA, NCAA at WNBA na kung saan may imaginary cylinder sila na tinatawag na hindi mo pwede galawin ng bola kapag nasa loob pa ito ng nasabing cylinder. At sa anggulong ito, mapapansin na ang bola ay nasa loob pa rin ng imaginary cylinder. At yung anggulo naman na ito, makikita na nag-follow up dunk pa siya, which is dapat itinawag ang offensive goaltending. Now, balikan na natin yung controversial goaltending ni Rafi Rivas noong 2012. So sa play na ito, under 6 seconds na lang ay nag-drive si Orbis Tondo. Pero magandang help defense ni Rivas kaya ipinasa niya ito kay Enrico for a shot. At nagpatalbog-talbog ang bola sabay tap out ni Rivas. Tignan natin yung isa pang angle. Sa unang talbog pa lang ng bola ay pwede na ito i-tap out. Pero sa senaryong ito, nakatatlong talbog na bago pa na-tap ni Rivas. And pansinin nyo maigi na ang bola ay almost going out na sa clip na yan. Kaya sinang-ayunan ni Kume Salud ang non-call decision ng referee. Kaya naman nalito ang ibang players ng Baraco Bull dito dahil ayon sa kanila ay malinaw na nasa ibabaw pa ng ring ang bola at di ito pwede galawin. Kaso remember na FIBA rules na ang in-apply ng PBA since 2006 pa.
Kaya naman di na sila nag-file ng protest after ng insidente. Pero napansin din ng ilan na nakaligtaan ng barako na i-mention ang non-call travel ni Rivis dito. Kasi may ilang segundo pa ang natitira. So ayan yung miscue ng ref at that time at hindi ang goaltending. Anyway, ayan lamang yung rule analysis ko sa goaltending violation ng FIBA. And magiging crucial lamang ito lalo na pag endgame tapos dikit pa ang laban. So kung nagustuhan nyo ang topic ko na ito, you may leave a comment kung ano ang masasabi nyo mga idol. And pa-subscribe na rin para sa mga updates. So till the next video, maraming salamat and stay safe!